Meron ka bang pinaghahanda ang pagsusulit? O di kaya naghahanda ka para sa board exam? Sa tingin mo kaya ay tama na ang ginagawa mong pagre-review at tiyak na makakapasa ka na? Kumbaga, effective kaya ang paraan ng iyong pagre-review? Kung nag-aalangan ka pa sa iyong preparasyon, ay akong bahala sa iyo. I-share ko sa inyo ang ilan sa mga techniques na ginawa ko habang ako ay nagre-review at tiyak na makakatulong ito upang makakuha kayo ng mataas na score at makapasa sa anumang exam. Talaga nga namang sakit sa ulo ang pag-aaral at pagre-review. Kahit sino ang tanungin ay mas pipiliin pa ang ibang bagay kaysa sa pag-aaral. Ngunit sa gusto man natin o sa hindi ay dapat talaga maghanda tayo kung gusto natin makakuha ng mataas na score o kung gusto nating makapasa sa board exam. Ugma study na puta. Hantong study gyapon. Stop it. Get some help. Narito ang ilan sa mga techniques na ginawa ko upang maging effective ang paraan ng aking pagre-review. Number 1. Magsulat ng mga reviewers at idikit sa paligid ng iyong kwarto. Kumuha ka ng Manila paper o kahit na anong klaseng papel na maaari mong sulatan ng mga importanteng topic, impormasyon, o yung mga gusto mong ma-memorize at saka idikit mo ito sa paligid ng iyong kwarto o alin mang bahagi ng inyong bahay na palagi mong makikita. Sa ganitong paraan ay mas madali mong maaalala ang anumang isinulat mo doon sa papel dahil palagi mo itong nakikita habang ikaw ay nasa inyong bahay. Pwedeng pagkagising mo pa lang ay ito na agad ang bubungad sa iyo. At bukod pa dyan ay magsisilbi din itong paalala na kailangan mong mag-aral para sa iyong paparating na anumang test o exams. Isulat mo lamang yung sa tingin mo ay importante at may chance ang lumabas sa iyong exam. Talagang proven and tested na effective ang ganitong technique at maging yung mga nag-top sa mga board exams ay ito rin ang ginagawa. Number 2. Gumawa ng mnemonics. Oops, tika lang muna. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong mnemonics? A mnemonic is a tool that helps us remember certain facts or large amounts of information. They can come in the form of song, rhyme, acronym, image, phrase, or sentence. Para mas maintindihan pa natin, ay narito ang mga halimbawa ng mnemonics. Alam nyo ba ang pagkakasunod-sunod ng ating mga planeta? Well, ang una dito ay ang Mercury. Kasunod dito ay ang Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, at Pluto. Sa totoo lang ay hindi ko masyadong alam ang pagkakasunod-sunod ng ating planeta. Ngunit sa tulong ng mnemonics ay madali na lamang itong gawin. Kailangan mo lang alalahanin ang phrase na ito. My very excited mother just served us 9 pineapples. Tandaan mo lang na ang bawat O ng letra ay nagre-represent sa bawat planeta. Talagang malaking tulong ang paggawa ng mnemonics, lalo na kung ang gusto mong pag-aralan ay napakarami. Halimbawa ay ang mnemonics ng essential amino acids. Alam naman natin na napakarami nito. Pero, imbis na iisa-isahin mo pa ang pag-memorize ng mga ito, ay hindi na kinakailangan. Tandaan mo lang ang salitang private team hall, which is ang kabuuan ng essential amino acids. P stands for phenylalanine, V for valine, T for threonine, and so on. Diba? Mas nababawasan ang ating stress sa pag-aaral kapag gumamit tayo ng paraang katulad nito. Maaari ka rin gumawa ng sarili mong mnemonics, yung sa tingin mo madali mo lang tandaan. Number 3, maglagay ng highlights sa iyong mga notes. Isa pang paraan para maging effective ang iyong pagre-review ay ang paglalagay ng highlights sa iyong mga review materials. Maaari kang gumamit ng iba't ibang kulay ng highlighter. At ayon naman sa pag-aaral, ang paggamit ng mga warm color katulad ng kulay pula at yellow ay nakakatulong sa mga mag-aaral upang magkaroon ng positibong pananaw at napapataas nito ang ating atensyon at excitement hinggil sa mga impormasyon na ating binabasa. Hindi naman kinakailangan kulayan lahat na nakasulat sa iyong review materials, ngunit yun lamang mga mahalagang impormasyon upang maging organisadong tignan ang iyong mga notes. Number 4, sumagot ng mga test questionnaires.
Kung ang mga musikero ay pinapraktis ang kanilang mga instrumento, kung ang mga atleta ay laging iniinsayo ang kanilang mga kakayahan hinggil sa kanilang sports, ay ganun din dapat para sa mga mag-aaral. Hindi lang dapat puro kalambasa ng iyong mga notes. Kung gusto mong maalala ang lahat ng impormasyong iyong pinag-aralan, ay kailangan i-practice mo din ang iyong sarili sa pagsagot ng mga test questions. Kung ikaw ay kukuha ng board exam, ay napakahalaga na sanayin mo ang iyong sariling sumagot ng mga sample quiz at exams dahil makakatulong ito upang masanay ang iyong utak na mag-isip sa mga tamang sagot na siya namang iyon ang pinag-aralan. At upang malaman mo rin sa iyong sarili kung saang areas ka pa ba medyo nahihirapan at kinakailangan mo pang pagtuunan ng pansin. Number 5. Study with others. Hindi naman masama ang mag-aral mag-isa, pero mas maganda kung may makakasabay kang mag-aral. Ika nga nila, 2 is better than 1. Mas magaganahan kang mag-aral kapag alam mong may kasama kang pwede mong hingan ng tulong sa mga topic na hindi mo masyadong maintindihan. At maaari ding tulungan mo sila kung sila naman ang nahihirapan. Pwede din kayong magpalitan ng tanong sa isa't isa. Kumbaga, mapapractice mo ang iyong sarili sa mga test questions pero ngayon ay may kasama ka na. Number 6. Eliminate distraction. Paano ka naman makakapag-focus sa pag-aaral kapag maraming distraction sa iyong paligid? Kung gusto mong pumasa ay dapat alisin mo muna ang mga bagay na madaling makapag-distract sa iyo. Una dyan ay ang mga social media. Hanggat maaari ay wala munang kahit anong social media sa panahon ng pagre-review. Pangalawa, bawal muna ang kahit anong uri ng online games na talagang patok na patok ngayon. Make sure na ang focus mo ay nasa pag-aaral para din naman ito sa iyong sarili. Number 7. Mag-break paminsan-minsan. Huwag mo ring ibabad masyado ang iyong utak sa pag-aaral. Kinakailangan mo din magpahinga kahit ilang minuto lang. Pwede kang lumakad-lakad muna sa inyong bahay o mag-stretching ng iyong katawan upang maiwasan ang pagkapagod at magbigay oras sa iyong utak na maproseso ang iyong mga pinag-aralan. Pwede ka rin umidlip ng 15 to 20 minutes para mapahinga ang iyong utak, pero siguraduhin mo lang na hindi ito lalampas sa iyong itinakdang minuto ng pahinga upang hindi ka makaramdam ng pagkatamad. Ang lahat ng ito ay ginawa ko at talaga namang malaki ang naitulong sa akin nung nagre-review ako. Pwede mo rin itong subukan at baka makatulong din ito sa iyo. Laging tandaan na may iba-iba tayong paraan ng pagre-review. Kung gumana ito sa ibang tao ay maaari rin hindi gumana sa iyo. Pero tandaan mo rin na hindi rin masama na sumubok ng ibang paraan. Malay mo, gagana din pala ito sa iyo. Shoutout nga pala sa mga nag-comment sa ating huling video. Kung gusto mo ring ma-shoutout sa susunod nating video ay huwag kalimutang mag-comment. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay pindutin mo na yung subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Sana ay matulungan kayo ng videong ito. At hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo. Choms TV here. See ya!